Farmers, nandito na uli tayo. Balik kapian uli tayo. Dating gawi. Pagkatapos ng pagpunta ng ating visitor, mga ka-farmers, mag-harvest uli tayo ng kape. Ngayon ka-farmers, aakit tayo dyan pataas. Titingnan natin kung maraming hinog. Habang paakit tayo, mga farmers, sinasabay na natin yung paglilinis ng ating kape. Ganito lang ang ginagawa natin, mga ka-farmers. Para isang trabaho lang, mga ka-farmers. Kaya bago pumatak ang ulan, mga ka-farmers, saka tayo magpapalinis. Pero pag ganitong nag-aaraw, ganito lang ginagawa natin sa kape. Atin lang pinupuno-punuan, mga ka-farmers, dahil mainit. Sabayin ngayon yung pamumulaklak, kaya hindi natin pwedeng linisan ng maigi. Baka matuyo. Makita niyo sa akin video, mga ka-farmers. Oh, yan yung ating kape. Yan. Yan. Namumulaklak na ating kape, mga ka-farmers. Ngayon, ka-farmers, paakyat tayo. Titingnan natin yung mga hinog. Ka-farmers, mayroon tayong kape na ating pinag-usapan kahapon. Na pilit inaalam ng ating visitor kung anong klaseng kape. Para sa akin, ka-farmers, ito yung Barako. Yung ordinaryong Barako na malimit. Kaya lang kaibahan nito, mga ka-farmers. Manipis ang balat. Kaya kung ating pagkukumpara, mga ka-farmers, yung halos kanyang butil, magkasing laki ito, mga ka-farmers. Manipis ang balat nito, mga ka-farmers. Yan. Hindi katulad ng una nating pinakita sa ating video. Yan. Manipis ang balat niya, mga ka-farmers. Pero yung butil, halos kasing laki ng Liberica. Yung tunay na Liberica, mga ka-farmers. Malimit ka-farmers, makikita natin to sa mga nagkakape sa Batangas. Ito yung kanilang kaping Barako. Kaya ka-farmers, hindi lang pala isang klase ang Barako, mga ka-farmers. Gaya nito, malalaki to, mga ka-farmers. Yung ating kape. Yan. Kagandahan ka-farmers ng marami kang kape. Halos tuloy-tuloy lang ang harvest mo, mga farmers. Mag-start ka ng December. Katulad ngayon, mga ka-farmers, halos hindi pa tayo tapos mamitas ng Robusta. Kasunod na niyan ng Excelsa at Barako. Yan, makikita nyo sa aking video, mga farmers. Ito yung ating i-harvest. Ating pipitasin ngayon, mga ka-farmers. Bukod pa yung ating Robusta at Excelsa. Yan ang kagandahan, mga ka-farmers, pag marami tayong tanim. Halos tuloy-tuloy tayo nag-harvest. Kumbaga, hindi napapatlang yung araw natin, mga ka-farmers. Kaya, ka-farmers, kung magtatanim ka lang, dagdagan mo na, ka-farmers, para isang trabaho lang. Sipin mo, mga ka-farmers, kung magtatanim ka at nag-harvest ka ng araw na yon. Sa loob lang ng 2 days, may harvest mo yon. At pipiliin mo lang yung hinog. Maghihintay ka pa ng ilang araw, mga farmers, para mamitas. Hindi gaya ng marami kang tanim, mga farmers. Pagbalik mo sa isang area, hinog na. Halos tuloy-tuloy ang pag-harvest mo, mga farmers. Kaya kung magtatanim tayo, mga farmers, atin ang dagdagan, mga farmers. Gaya nito, mga farmers, ating i-harvest itong kape. Yan, mga farmers. Tuloy-tuloy na ating harvest, mga ka-farmers. Halos lahat ng kape dito naihinog na. Kaya wala tayong tigil sa ka-harvest, mga ka-farmers. Yan, makita nyo sa aking video. Malalaki ang butil nito, mga ka-farmers. Parang yung ating astig na Barako. Yun, sadyang malalaki. Pero makapal lang ang balat nyo, mga ka-farmers. Ito, mga farmers, manipis, malaki ang butil. Halos kasing laki ng tunay na kaping Barako. Kaya iba, mga farmers, napapansin nyo, halos hindi nila malaman kung anong klase ng kape. Hindi kagandahan ng merong tayong iba-ibang klaseng kape. Ating malalaman, mga farmers, kung anong klaseng kape ang ating hinaharvest. Tulad ng Robusta, ibang butil ng Robusta, mga farmers.
maliliit at maninipis yung balat. Hindi katulad nito mga farmers. Manipis ang balat nito mga farmers, pero yung pinaka shell niya makapal. Matigas. Hindi katulad ng Robusta at Excelsa. Madali siyang balatan mga farmers. Ayan. Tuloy-tuloy ang ating harvest mga ka-farmers. Nahinto lang tayo kahapon ng harvest dahil meron tayong panauhin. At tinignan yung ating Excelsa. Ang Excelsa mga ka-farmers, halos malaki lang sa Robusta. At dikit-dikit. Sinubok din ang ating visitor kung paano mamitas. Matigas mga ka-farmers ang pamimitas ng Excelsa. Di katulad nitong Barako, mapipitas natin na maayos. Iyon, ka-farmers, dikit-dikit. Kaya kung pa isa-isa kang mamimitas doon, mga farmers, hihirapin ka. Ito, katulad nito, mga ka-farmers. Ang kinukuha lang natin dito, mga farmers, yung hinog. Sa susunod na araw, hinog na uli yan, mga ka-farmers. Halos walang tigil yan, mga ka-farmers, ang ating harvest. Pinakapahinga natin dito, mga ka-farmers, tag-ulan na. So, niyon mga ka-farmers, tanim na uli. Magandahan ka-farmers nang nagtatanim tayo ng dire-diretso. Yung mga ibang kape nang hindi nagbubunga, yung ating tinanim naman yung magbubunga mga ka-farmers. Hindi na natin kailangan mag-pruning. Gawa nang meron tayong i-harvest na iba. Hayaan na lang natin siyang dumahon ng dumahon muna mga ka-farmers. Ito mga ka-farmers, makita nyo. Iisang puno to mga ka-farmers. Pero marami siyang hinog. Marami pa tayong i-harvest mga ka-farmers. Yung ating Excelsa at Robusta. Hindi pa tayo tapos sa Robusta mga ka-farmers. Ang tips ko lang sa mga magtatanim mga ka-farmers. Dagdagan nyo na. Kasi isang trabaho lang yung mga ka-farmers. Kasira yung konti lang itinanim nyo. Abala. Dahil kaunti lang ang iyong may harvest. Hindi namang nagtanim ka mga ka-farmers. Sa isang araw lang, ma-harvest mo yun. Unti-unti ang pag-harvest nito mga ka-farmers. Yung mga hinog lang mga ka-farmers ang ating pipitasin. Ayan, nakita nyo sa aking video. Ito ka-farmers, kaya pa isa-isa halos. Iingatan natin mga ka-farmers itong pinagbubungahan. Kasi ka-farmers, dyan din mamumulaklak itong uri ng kape na to, ng ating Barako. Kung saan natin inalisan, dyan pa rin siya mamumunga. Gaya siya ng Excelsa. Nakata niya sa akin. Kaya tayo mga ka-farmers, maingat nating pinipitasan yan. Ang Robusta mga ka-farmers, kahit hagurin mo siya ng kamay, hindi na siya pagbubungahan yun mga farmers kahit kumusin mo siya. Hindi katulad nito mga farmers kung saan natin inalisan, doon pa rin siya magbubunga. Ito ang talagang maingat nating pinipitasan mga farmers. Kumbaga nakikita nyo sa farmers kung bakit pa isa-isa sila namimitas, yun ang uri ng Barako mga farmers. Kasi yan mga ka-farmers, iniingatan natin yung pagbubulaklakan niya mga ka-farmers. Ito ka-farmers, pag natangay ng ating pamimitas, hindi na siya magbubunga. Kaya ito mga ka-farmers, iniingatan nating pitasan mga ka-farmers. Kasi dyan pa rin siya mamumulaklak. Yung mga Robusta mga ka-farmers, kahit hindi mo na siya isa-isahin, hindi na pagbubungaan yung mga ka-farmers. Yung ating inalisan, hindi katulad nito. Kung saan siya nagbunga, doon pa rin siya mamumulaklak. Yan mga ka-farmers. Malimit sa mga nagtatanim ng kape, ka-farmers, hindi nila pinapaalam yung klase ng kape na pwede pang pagbungahan. Kaya sila mga ka-farmers, pruning sila ng pruning ng kape. Hindi nila pinapaalam kung anong klaseng kape ang ubra na natin agad i-pruning. Ito ka-farmers, kaya hindi natin pinupruning to. Dahil
lahat ng ating inalisang bunga, dyan pa rin siya magbubunga, mga ka-farmers. Yan. Tanyo sa aking video. Yan ang maingat lang na pinipitasan, mga ka-farmers. Dahil dyan pa rin siya bubunga. Yan ang hindi alam ng karamihan, mga ka-farmers. Ang totoo, mga ka-farmers, ito yung paisa-isa inaalisan ng bunga. Hindi katulad ng robusta. Barako excelsa, yan, maingat nating inaalisan ng bunga. Hindi katulad ng robusta, mga ka-farmers. Yung mga ka-farmers, anihin mo na lahat, saka mo na piliin yung green. Hindi katulad nito. Maingat nating inaalisan, mga ka-farmers, kasi dyan pa rin siya magbubunga. Yan. Kaya sa mga magkakapi, mga ka-farmers, suriin lang natin ang ating kapi kung ano bang trabaho niya. Kung iyon ba ay ubrang iproning agad o hindi. Ayan, mga ka-farmers. So, ating parako.